isa sa senyora sa nagpakita ng full support kay President Duterte or former President Duterte. 2 days ago, matapos nga ang pag-appear ni PRRD sa Senado, ay narito ang naging post ni senyora. Duterte pa rin. Kung hindi dahil sa war on drugs, hindi natin alaman kung gaano katalamak ang ipinagbabawal na gamot at milyong-milyong Pilipino na pala ang lulong dito. Hanggang ngayon ay hindi pa rin matanggap ng majority ng mga Pilipino. Suportado ang war on drugs ng presidente. Salamat sa pag-invite kay Duterte sa Senado. Nanumbalik ulit kung bakit ko siya sinuportahan noong 2016. We love you, PRRD. O iya ka na, yan pa ang naging pahayag ni senyora. At ibinahagi din ito ang nasabi nga pong yung mga naging surrender noon, mga nagparehab nung siya ay presidente at napakalaking porsyento nga po talaga ng katahimikan ng bansa nung si PRRD ang namumuno. Yan ang ipinahayag ni senyora. At pinag-uusapan naman ngayon sa social media itong ding si Direk Darrell Yap na number one supporters din ni Duterte. Ganito kalubha ang katangahang tagline ni Senador Risa Hontiveros. Galing na galing sa sarili na para bang kaya niya ang kinakaya niya. Yung pagkairita at pagkadismaya ni PRRD sa patuloy na pagbablak ng kanyang bibig ay iniisip niyang kaba. Yung mga points na iniisip niyang may halaga at saysay, wala namang timbang sa diskusyon. Panahon na para magpalit ng scriptwriter si Risa. Narito ang listahan ng mga sa palagay ko ay kayang hilahin ang kanyang karir. Or karera. Nakalagay doon ang top 6, Crisette Laureto Chu, Joy Cruz, Andrew Olivar, Senyora Steven Spielberg, and Quentin Tarantino. Kamakailan lamang ay nag-post pa si Risa Hontiveros at sinabi nito na nagtatanong lang daw biglang ni nervyos. Siya, nire-refer niya yon kay President Duterte. Viral din ang pagsasabi ng salamat kaayo nitong si Risa Hontiveros na animo ay tira inuuto daw ang mga taga Davao at mga Bisaya nyo sa kanyang pagsasalita ng Bisaya na salamat kaayo na ngayon nga ay ginagamit na sa social media. Anyway, mula kay E.B. Jugalbot, ipinaliwanag niya, may nagtanong ba kasi kung grammatically incorrect ba yung salamat kaayo ni Risa? Bakit pinagtatawanan ng mga Bisaya and line 10 ang kapangpangan brethren? So paliwanag ni E.B. Jugalbot, it was grammatically correct but for her to keep on saying it in a manner no native Bisaya speaker would do in a venue inappropriate for her to do as it reek condescension of the Bisaya audience. It's a Krieg stage and scripted attempt to connect to the Bisaya crowd. And Senator Risa Hontiveros failed miserably and embarrassingly. Hear it pa nga ni Direk Darrell Yap sa kanyang polls. Salamat kaayo. At yan ang ating Showbiz Snap Update. Thank you for watching. Images or all query to the rightful owners. Please like, share, and subscribe.